Hello everyone, welcome back to the DM family. And today's video guys, magluluto po ako ng chicken breast tender. So ito ang mga ingredients na gagamitin ko guys. May potato, carrots, onion, and garlic. Then may ketchup ako dito, Sprite, pepper, and Mrs. Dash na ano, pangdagdag na seasoning, a little bit spicy. Then salt. Itong chicken breast guys, binababad ko na ito sa vinegar. Kasi ang chicken kasi dito sa amin is medyo malangsa siya ng kaunti. Kaya binababad ko siya sa vinegar. Kung wala kayong lemon, gagamitan nyo ng vinegar. Kung may lemon kayo, it's better lemon. Maganda din ang lemon. So ngayon guys is ihalo natin ang mga ingredients dito sa chicken breast. So first is lagyan natin ng onion. Hindi ko ilagay lahat kasi yung iba sa ano sa pagluto ko na. So ayun. The next is pepper. Kung ano, prepare lang po ninyo guys kung ano ang gusto ninyong, kung marami bang ilagay ninyo or hindi. Yun. Nasa sa inyo lang po. Nasa sa atin lang po ang pagtimpla. Then next is seasoning. Itong extra seasoning blend na may ano na siya. May spicy. Na konting spicy na po siya. So, ayan. Kunti lang po ilagay natin. Kasi may mga kiddos ako. So, kunti lang. The next, salt. Kunting salt lang po. The next natin ilagay, guys, is Sprite. So, wala kasi akong pineapple. So, Sprite na lang ilagay ko. Kunti lang din ang Sprite. Para pang ano niya. Nasa sa atin lang din. The next is ketchup. Tomato ketchup. Hindi ako gumagamit ng soy sauce guys. Yung at saka patis. Ibang ano ko ito. Ibang recipe ko ito. Nasa sa inyo po kung marami bang ilagay niyo ng ketchup. Nasa sa atin po yung ano. So ngayon is imimix muna natin ang mga nilagay nating mga ingredients. So imimix na natin ngayon ang mga nilagay ng ingredients. Subukan kong hindi gumamit ng soy sauce kasi sabi ng asawa ko, magluto ka daw nang hindi ka gumamit ng soy sauce. Kasi minsan din, medyo mag-ano din tayo sa soy sauce. Medyo bawas-bawasan din natin ng kaunti. Ayan. So, ayun na guys. Kung sa tingin ninyo na medyo ano pa yung ketchup, hindi pa tumublog doon sa chicken breast, dagdagan lang natin. Kasi ito, dagdagan ko ta ng konti. Dagdagan ko ito ng kaunting ketchup para medyo okay siya. Ayan. Parang okay naman siya. Dagdagan po ng konti, guys. Ay, sorry. Ayun, para tumubla yung ketchup na gagamitin natin. Ayun, okay na. Nasa sa atin po ang paglagay ng ketchup. Kung gusto ninyo na medyo makulay-kulay na ano, yun, nasa sa atin po. At saka yung Sprite,
Depende din po sa atin. So, ngayon is maghintay po tayo ng 3 minutes para medyo ma-absorb po ang mga nilagay natin sa loob. Ayun. So, while naghintay po tayo ng 3 minutes, guys, para ma-absorb lahat ng chicken, ang gagamit, mag-prepare po tayo ng gagamitin natin sa pagluto. So, ayun. So, ito na guys. Ready na po ang gagamitin ko sa pagluto. So, ngayon, mainit na po siya. Mainit na po siya guys. Lagyan ko po ng konting oil. Kahit anong oil po ang gagamitin niyo, okay lang. Ayun. Konti lang po ang gagamitin ko guys. Kasi, ano na. Ngayon, isusunod po natin ang garlic. At saka onion. Isabay ko na lang ito guys. Kasi madali lang itong maano, ma-brown. So, ayan. I-ano lang natin. Kunting oil lang nilagay ko para hindi masyadong ma-sus na kasi yung chicken. Mag-sus na ano namin. Antayin po natin na ma-golden brown po siya. Then, bago natin ilagay ang chicken breast. Medyo na ano na siya guys. Nag-change na po ang color niya. So, pwede na natin ilagay ang chicken breast na luto na naman siya. Isunod po natin ang chicken breast. Minamarinate natin kanina na. Ihalo lang po natin. Haluin lang po natin lahat. Para ano siya. Then, takpan natin ng sandali bago natin ilagay ang carrots at saka patatas. So, ngayon, natin na parang kumukulo na sa loob. So, i-check natin kung kumukulo na ba talaga siya. O, ayun. Kumukulo na siya, guys. So, ngayon is since kumukulo na po siya, pwede na natin ilagay ang patatas at saka carrots. So, malinis na po ito. Hinugasan ko na po ito, guys. So, itong carrots at saka patatas. Ayan. Then, i-mix lang po natin siya. Ayan. Mix lang po para kita na ninyo ang ano na guys. Wala itong konting oil lang po ginagamit ko. Tapos, wala itong soy sauce at saka patis. So, ngayon lulutuin po natin ito ng 10 minutes. So, ayan guys, tatakpan muna natin ito hanggang 10 minutes hanggang sa lumambot ang chicken at saka patatas at carrots.
I-check na natin ito at timplahan po natin. Ayan. So, makikita ninyo na kumukulo at madami na siyang sauce na sa loob. Ayan. So ito na po guys, titimplahan na po natin ito. So ngayon is tikman muna natin kung gaano kadami ilagay natin ng salt. Okay. So nasa atin po ang pagtimpla. Kung prepare na po niyo ang lasa niyan, so okay na po yan. Then mix lang po natin. Kung may magic syrup kayo at kung anong seasoning na prepare niyo guys, ilagay niyo ang ano niyo, ang seasoning na gusto niyo, like magic syrup or whatever ang gusto niyo. Sa akin ngayon is hindi ko nilagyan ng seasoning. Kasi naglagay na ako kanina yung seasoning na nilagay ko. Mas okay. Okay na po siya. So, ayun na. So, tikman natin ulit. Makikita natin guys na ano na ang patatas. Eh? Ano na siya. Soft na siya. Then, tikman natin ulit siya. Ayun, okay siya. Then, ano? Then, anuhin natin ang chicken kung malambot na ba siya. Kunin natin ang kukuha tayo ng isa at saka hatiin natin kung malambot na ba talaga siya. Ayun, malambot na po siya guys. Ayan, makikita ninyo, malambot na po siya. So, okay na guys. Ito na, naluto na. At saka i-transfer po natin sa talagyan natin. I-transfer ko muna. Turn off muna. Ito na guys, ang naluto kong chicken breast tender with carrots and potato. So, ayun guys. Makikita ninyo na soft na po ang chicken at saka patatas and carrots. See? Tikman natin. See, napaka-soft niya guys. Sobrang lambot niya. At yung timpla, nasa sa atin po ang pagtimpla guys. So, ayun. Sana may natutunan po kayo guys sa pagluto ko sa recipe na ito. And thank you for watching guys. And please don't forget to comment down below. And kung may idagdag pa po kayo na recipe na gusto ninyong ipalagay. And thank you so much guys for watching. And please don't forget to like, comment down below, and subscribe. And God bless po.